Magandang araw po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Dito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay katanungan ng isa sa ating mga kapatid na nanonood po ng Tinig ng Pag-asa. Nag-message po siya sa akin at ang tanong po niya, Pastor, is it biblical to save money? Ayan. Alam niyo po mga kapatid, siguro naman sa tanong na yan, walang magsasabi sa inyong masamang mag-ipon. Ano po? Walang magsasabi sa inyo na hindi dapat mag-ipon kasi po, aminin man natin o hindi, bukal or likas sa puso ng tao ang mag-ipon. Pero ang question dito ay kung bakit tayo nag-iipon, no? Kung ang pag-iipon ba natin ay papasok sa biblical principle ng pag-iipon or merong dahilan na iba kung bakit tayo nag-iipon. Sabi nga po mga kapatid, there was a time na hindi naman issue kung mag-iipon ka o hindi eh. Sapagkat nababasa naman natin sa banal na kasulatan na dapat nating iplano. Ang sabi nga ng Biblia, ang pagbabalak ay sa tao, subalit ang Diyos din naman ang nagpapatupad nito. Ibig sabihin, it is not bad for any human being to plan the future. No? Alam niyo po mga kapatid, kung ako personally ang tatanungin ninyo, marami na po akong pagkakataon na sinubukan niya na mag-ipon. Pinag-ipunan po namin yung educational plan ng anak namin, no po, aking panganay na si Yenyen o si Ruel. Zero age pa lang ho yun, pinag-ipunan na namin yung kanyang kolehiyo pagdating ng araw. Na sana pagdating ng araw na siya magkukolehiyo, ay libre na ang kanyang edukasyon. Pero alam nyo, napunta rin ho lahat sa wala. Kasi yung inipon namin ay hindi naman po scam, kasi I don't want to call it a scam. Talaga lahong palpak yung mga nag-manage no, yung CAP, no? Siguro po alam niyo yung CAP, yung College Assurance Plan, hindi nila na foresee yung future, hindi nila nakita yung pagtaas ng tuition fee, bankrupt, yung bankrupt po yung CAP. At yun po, yung inipon namin napunta sa wala. So dahil po ba nagkamali kami ng paraan ng pag-iipon, ibig sabihin mali na ang pag-iipon? O halimbawa, yung pag-iipon na nakita ko po, ano, meron po akong lola na ang pangalan eh si Inang Ising. Yung kapatid po siya ng aking lolo, yung lolo Pedro ko. Alam niyo po mga kapatid, yung aking lola na yon na si Inang Ising, may kapatid po yon si Itang Pasyo. Magkapatid po sila, binata't dalaga po sila noong araw na yon. Mga matatanda na. Pero hindi po sila nagsipag-asawa. During that time, siguro po eh, nagbabawal na sila. Sabi nung isa, huwag ka na mag-asawa, matatanda na tayo. So, they devoted their lives na talagang maghanap buhay lang. Si Itang Pasyo, nag-aalaga ng kalabaw. Si Inang Ising, nagbebenta naman ng gatas ng kalabaw. Alam niyo po, kung may mga nakakakilala kay Inang Ising at kay Itang Pasyo, noon pong araw na yun pong Las Piñas, yung Almansa, no po, yung tapat po ng SM South Mall. The very, very front of SM South Mall, doon po nagpapastol ng kalabaw yung aking Itang Pasyo. Madami po siyang kalabaw. Kayamanan po yung mga kalabaw na yun kung tutuusin, pero sila po'y namuhay sa kahirapan. Namuhay po sila na ang ulam lagi, tuyo, kung ano yung mga inilalakong maliliit na isda, ganoon talagang ang kasuotan nila, ay hindi ko po nakita ang aking Itang Pasyo na nagbihis ng maganda. Yung Inang Ising ko, nakita ko lang kung nagbihis ng maganda nung inilibing na eh. Nung patay na. Maganda ataol, maganda yung bihis. So yun po, doon ko lang sila nakita. Hindi ko po sila napansin na nagbihis man lang o may pupuntahang okasyon. Wala. Talaga hong napaka payak nung pamumuhay nila na hindi mo aakalain mga kapatid na nung namatay si Inang Ising, no po, nadiskubre nung mga kamag-anak, nadiskubre namin na meron pala siyang ano tawag doon, yung arinola
napuno ng pera. Ano po? Puno ng pera. At hindi lang yon, may bank account po sila na maraming laman. No? At ganun nila naipon, pero hindi ho sila nakapamuhay ng maginhawa doon sa mga pera. Alam niyo po, sorry na po, pero alam niyo po kung saan ginamit yon ni Itampasio nung namatay na yung si Inang Ising? Ibinili niya ng ataol na ubod ng mahal. Ibinili po ng libingan na ubod ng mahal na hindi na po na naranasan noong tao na pinagkalooban ng ganung uri ng kayamanan. So nagkwento ko lang ito, personal po yun, buhay ng lolo ko yun at ng lola ko. Pero kumusta po tayo when it comes to handling our money? So maganda nga po sanang talakayin ngayon yung principle ng stewardship in general. Pero ang tanong po kasi specific eh, is it biblical to save money? Alam niyo po, meron dalawang extreme na dapat i-avoid when it comes to saving money. Dalawang extreme na kailangang iwasan. The first one is, sabi ng iba, it is unscriptural to save. Dahil daw, ang kanilang paniniwala, saving is unspiritual. Anong ibig sabihin nun? Kawalan ng pagtitiwala yan. Mahina ang pananampalataya mo. Kapag ikaw ikay nag-save, parang sinabi mo na hindi magpo-provide ang Diyos bukas. Yan. So meron pong ganyang extreme. At ang basihan po nila dyan, ang Diyos nga ika sa bansang Israel. Araw-araw nagpo-provide ng pangangailangan. At ang sabi naman ng Diyos, I will provide your every needs. Ano po? Kaya po dahil doon, yung daily needs nila, inyaasa na lang nila sa Diyos at inyaasa sa pananampalataya, hindi sila nagsisave. That is one extreme. At meron po mga ganyang mga tao. Kaya hindi na paghahandaan yung panahon ng pagkakasakit, hindi na paghahandaan yung panahon ng biglaang gastos, kasi wala silang savings. At ang sabi nila ay unscriptural yan eh, unspiritual. Kung ikaw yung spiritual na tao, uubusin mo lahat yan ngayon. Kung ano meron ngayon, ubusin yan kasi meron pa rin naman bukas. Yan, parang yung panahon lang noong sa Egypt, nung sila pinatakas ng Diyos sa ilang araw-araw ay kumakain sila ng mana. Hindi po ba? At namumulot sila araw-araw. Huwag kang kukuha ng sobra dahil panis yun, no? Pero magtataka ka naman, bakit kapag araw ng Sabbath sa kinabukasan, no, pinagsisave sila ng Diyos? Hindi niyo po ba napansin, pag araw ng Sabbath sa kinabukasan, sasabihin ng Diyos, kumuha kayo ng doble ngayon. Kasi bukas ay araw ng Sabbath. Hindi magbibigay ang Diyos ng provision kinabukasan. So there was a time na yung biyaya ay titigil kasi dapat na paghandaan mo ito ngayon. Kaya kung hindi ka kumuha ng doble ngayon at bukas ay Sabbath, nga ka kinabukasan. Kasi wala kang naisave na dapat ay ginawa mo ngayon. So, doon po sa bagay na yon, kung yun ang magiging basihan natin, tingnan natin, ano nga ba ang tama? Mag-ipon o hindi mag-ipon? So, ang una pong prinsipyo, i-avoid natin yan, yung pong prinsipyo ng iba, don't save because saving is unspiritual. Extreme yan. Another extreme, save to the point of hoarding because you can never have too much. Ito po yung another extreme. Yung mga tao na talaga namang ipon, kagaya po nung aking lola, nung aking lolo Pasyo at itang Pasyo at akin pong inang Uding, na talaga pong walang ginawa kundi ipunin ang ipunin yung pinagbebentahan ng gatas ng kalabaw. To the point na talaga namang kung kilala nyo po sila, halos po sumablay na sila sa pagkain. Sa kaiipon ng kaiipon. Alam nyo po, nung hindi po kami nakakapasok sa bahay noon eh, kasi po sa bahay noong inang ising ko, napakadaming asong alaga. Pag pinupuntahan po namin yon, may dadalin kami, sasabihin sa'yo, hindi namin kailangan. Hindi ko po sinasabing masama ugali nila, no? Pero hindi rin po sila umasa sa iba eh. Hindi rin po sila nanghingi. Ayaw po nilang manghihingi. Bagamat dumating yung point na siguro sa katandaan, dumating na sila sa punto na iniisip nila, wala nang mag-aalaga. So sa amin po tumira yon sa huling sandali. No? Sa tahanan po namin,
namatay ang inang ising sa bahay po namin siya, tumigil at pinili niya na sa amin, no, na malapit po sa amin yon yung inang ising ko na yon, kasi po ano, kami mga bata, alaga din po namin puntahan yon, bagamat hindi kami nakakapasok sa kanilang bahay sa dami ng aso. Noong pong namatay ang inang ising, no, napilitan kami pumasok, pumunta po kami at nakiramin. Alam nyo po, may mga corned beef, mga sabon, yung palang sabon sa sobrang pagkaluma, hindi na rin talaga bumubula eh, no po? Mga sabon, mga kung ano-ano na dishwashing liquid na hindi po ginamit. Na andun lang po sa mga eskaparate, sa aparador, yung sardinas, umalsa na po yung mga puwitan, hindi na po pwedeng pakinabangan, pero hindi kinain. Hindi po namin alam kung bakit. Hanggang sa yon, napatapon na po lahat yon kasi hindi po nila kinain, hindi ginamit. Maging ang mga sabon, hindi na po bumubula. So, yun po yung another extreme. Save to the point of hoarding because you can never have too much. One example of that ay ang Luke chapter 12. Meron isang lalaki doon na mayaman. Mayaman na nga po. Umani ng marami. Ano ang sabi sa sarili? Ah, marami kang inani. Gigibain ko yung aking kamalig para makapagtayo ng bago. At kapag nakapagtayo ako ng bago, doon ko ilalagay ang lahat ng aking ani. At dahil marami na akong ani, sasabihin ko sa kaluluwa ko, kaluluwa, eat, drink, and be merry. Ano po ang sabi ng Panginoon? Ay, ngayon din, yung iyong mga inipon, kukunin ang kaluluwa mo, mapapakanino kaya lahat yan. So, ito po yung dalawang extreme. Hindi po tayo nag-iipon para mag-hoard. Alam niyo po, yung hoarding ay medyo psychological problem yan eh. Aminin man natin o hindi, yung mga na-deprive nung mga bagay na wala sila nung bata, kapag sila'y nagkaroon na ng opportunity magkaroon, iipunin nila. Hindi ba kayo nagtataka, sorry ho, yung maraming sapatos? Minsan yan po ang dahilan eh. Yung hindi nakatikim ng sapatos nung araw, ngayon katakot-takot ang sapatos. Yung hindi masyado nakabili ng damit nung araw, katakot-takot ang damit ngayon. Kung ano yung mga na-deprive nung araw, yun yung mga iniimbak ngayon, no? At napakadami, bili ng bili, hindi naman nagagamit. Tambak lang ng tambak, no? Buti lang kami, hindi masyadong ganun eh. Si misis ko, hindi po siya materyoso. Hindi po siya mahilig sa ganun. Ang misis ko po, ilang damit lang meron, ilang pantalon, ilang kung ano lang yung kailangan. Ako naman po, ganun. Ito nga, siguro napansin nyo araw-araw sa Tinig ng Pag-asa, suot ko itong jacket na ito. Eh. Mga kapatid, maginaw po kasi rito sa basement. No, nagpapalit naman po ako araw-araw ng damit ko. Kaya lang yung sweater na ito, dito po sa basement, ito yung lagi ko nadadampot. Kaya siguro sabi nyo, ano pa naman si Pastor Will, araw-araw yun na lang ang suot. So anyways, meron naman po kaming iba't ibang set ng jackets. May mga pan-jacket pag winter, may jacket pag spring, may pan-jacket pag fall season. Iba-iba po dito eh. Kasi po, panipis ng panipis yan. Na po, habang lumalapit na yung init, panipis ng panipis hanggang sa wala ng jacket. Pero mula doon sa walang jacket, pakapal ng pakapal yan, papuntang winter. Ito po yung aking winter jacket ko na po ito eh. Actually, ito yung fall, pang-fall. Pero dahil makapal ito, okay na rin. Tumatagal na rin po ako dyan pag winter. Hindi naman po ako nagtatagal sa labas na nakatigil sa labas pag winter. Explain pa more. Ano po? Pero ang point ko po rito mga kapatid, there are two extremes that we need to avoid. Don't save because saving is unspiritual, or hindi ka nagsisave dahil ang pakiramdam mo, pananampalataya mo, lakas. Oh Lord, ipinagkakatiwala ako sa iyo lahat. Bahala ka na. No? So, nagtitiwala ako, you will provide. Kaya hindi ka nagsisave. Yun namang iba, nagsisave naman to the point of hoarding kasi walang kasiyahan. Now, to find the balance between these two extremes, we need to understand what God's Word says about this principle of saving or savings. Atin po itong titingnan. At maganda yung tanong ng kapatid na yon. Kaya po, pinagtuunan ko ng pansin ang pag-aaral tungkol dito. So, what does the Bible says about saving? Ano sinasabi ng Bible tungkol sa pag-iipon? So, siguro, i-define muna natin. Ano kaya ang definition ng saving? Sabi po, saving is setting aside something
not just on money, but something, maybe food. Alimbawa, ito po, no? Ikaw ay tinatamad ng magluto ng hapunan. Nagluto ka na sa almusal. Ngayon, nagluto ka ng almusal, hindi mo uubusin. Kasi iniisip mo, mamayang hapon, hindi ko na to kakainin. Ah, hindi ko na to uubusin kasi magtitira pa ako mamayang hapon. Tawag doon saving. Hindi po ba? Kaya yung mga magulang na tinitipid yung mga anak, mga anak, huwag naman masyadong ubos-ubos biyaya. Naalala niyo po ba, mga kapatid, meron pong kinalakihan kaming pananakot ng mga magulang. Nanay ko pong hilig sa ganun eh. Kapag kumakain, huwag mong pagsasabayin yung isda at saka baboy. Mag-aaway daw yun sa tiyan. Kaya sasabihin ng nanay ko, may isda na. Yung baboy, mamayang hapon yan, ha? O kaya pag may baboy, yung baboy, ngayon yan, ha? Tanghalian niya, yung isda, panghapunan. Huwag niyong pagsasabayin, mag-aaway yan. Yun yung tinuturo, pero pananakot lang po yun. Hindi po ba? Hindi naman totoong mag-aaway yun eh. Pero may edad na ako nung na-realize ko na niloloko lang ako ng nanay ko, tinatakot lang ako. Ano on what purpose? Para hindi ubos-ubos biyaya. Yung ngayong tanghalian, dyan muna tayo sa isda. Mamaya na yung hapunan. So, yun po. Yun po yung layunin para makapag-save. Yun po yung meaning eh. Saving is setting aside. Setting aside something. Maybe money, maybe food, no? Anything that we have today to have and use in the future. So, yun po yung definition ng saving. Ngayon, in context to money, no? Kasi yun po yung tanong eh. Malinaw po yung tanong ng kapatid natin eh. Is it biblical to save money? So, when it comes to money, ano bang ating pananaw? So, we need to search the Bible for stories and instructions that reveal this principle to show us how to practice it ourselves. So, ano bang, Pastor Rowell, ano ba stand mo tungkol dyan? Mamaya na po, tingnan na po natin sa Biblia. Let us look at few of verses in the scripture to understand this critical principle. And the best example of this principle of saving for the future can be found in the book of Genesis. Palagi ko ito po yung isa sa pwede kong gamiting talata para pag-usapan ang prinsipyong ito. Kasi po ito'y nanggaling mismo sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay ng kaisipang ito, ang Diyos po ang nagbigay ng karunungang ito sa kanyang gagamiting lalaki para sa kaligtasan ng kanyang bayan. So, dito po makikita natin ang prinsipyo ng pagsisave. At ang talata po, Genesis chapter 41, beginning verse 34, ituloy natin hanggang 36. Ganito po ang sabi, "Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take a fifth of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance. They should collect all the food of these good years that are coming and store up the grain under the authority of Pharaoh to be kept in the cities for food. This food should be held in reserve for the country to be used during the 7 years of famine that will come upon Egypt, so that the country may not be ruined by the famine." Ayan, alam nyo kwento niyan, mga kapatid. Alam nyo po kung anong kasaysayan niyan. At yan po yung panag-init ni Joseph, kung saan yung 7 matatabang baka ay kakaini ng 7 payat na baka. So yung matataba ay 7 years of plenty, of abundance, then after that 7 years of abundance, 7 years of great famine. If you are familiar with the story, you know how it turns out. With Joseph in charge, the grain food are stored during the 7 years plentiful years. Dapo? So savings not only Egypt, it is not only for the country of Egypt,
But according to verse 57 of chapter 41, mababasa po natin all the earth. Sabi dun eh, no? All the earth, all the known land during those times. Ano po sabi? Came to Egypt to Joseph to buy some grain because the famine was severe over all the earth. 47 chapter 41 verse 57. So makikita natin na hindi yan ibinigay para sa bansang Egypt lang, kundi para sa buong mundo, kasi lahat po ng mga bayan na hindi nag-ipon, na hindi natutong mag-save, na hindi naisip na merong panahon na darating na taggutom, inubos nila ang lahat sa panahon ng kasaganaan. At tanging Egypt lamang ang nabigyan ng pagkakataon na sa panahon ng pagkagutom may mabubunot. Kasi yung prinsipyo ng kapag may isinuksok, merong mabubunot. But according to the statistic, ano po? Kung titingnan po natin, kung kayo po'y gagawa ng statistic, sa palagay niyo, ilang Egyptians ang natuwa sa planong yan? Imagine niyo po, iyan po ay nationwide campaign to save. Wala pa hong bansa na gumawa niyan eh. Wala pa hong bansa na ginawang mandatory para sa kanyang bansa na lahat ng mamamayan, you know, ginawa pong ano, announcement, lahat ng mamamayan ay kukuha na ng fifth of the harvest, no, ikalimang bahagi ng harvest, at lahat ay kukunin para itabi at isave. Sino pong papayag? sino kaya mga mamamayan na sabi, oh sige, habang ibinibigay, masaya ito. Na habang iniipon ito'y masaya. Wala. No? It is not easy. Mga kapatid, tandaan po ninyo, it is not easy for us to save even in times of plenty. Why? Because our sinful nature is always craving for more. Kaya naniniwala po ako na nung mga panahon na ang bansang Ehipto ay punong-puno ng kayamanan at punong-puno sila ng kasaganaan dahil sa mga harvest during that 7 years, mabigat din sa loob nila na ipunin yung mga bagay na yon. At siguro, nag-iisip yung iba, hindi na namin ipagkakatiwala sa inyo. Kaysa ipagkatiwala namin sa inyo, ako na lang magsesave para sa akin. It's easier that way, hindi po ba? Because that is the reality. Human nature dictates, no? It is so difficult. It is not easy na mag-ipon even during the times of plenty. Kung hindi nga ubos-ubos biyaya, narinig niyo po yung term na yun, ubos-ubos biyaya pagdating ng pangangailangan, wala. At ito po ang sabi ng Bible, hindi si Pastor Ruel may sabi niyan. Proverbs 27 verse 20, death and destruction are never satisfied, and neither are human eyes. Meron daw pong hindi nasasatisfy eh. Ano yun? Kamatayan at sakuna. Hindi yan nasasatisfy. Pero meron pa hong isa pa. Ano daw yun? Yung mata ng tao. Hindi po nasasatisfied. Sa ibang translation po, so human desire is never satisfied. Sa ibang translation ng Bible, hindi, dyan po kasi NIV na gamit ko eh. Human eyes lang eh. Pero sa ibang translation po, death and destruction are never satisfied, so human desire is never satisfied. Po, alam niyo po mga kapatid, sa karanasan ko po, ang aking naobserbahan, financial problems are rarely about finances. Financial problems are problems of the heart. Amen? God knows the human heart, and the desire of the heart for greed and selfishness. Alam ng Diyos yun, ang ating puso nakakiling saan? Sa pagkamakasarili, sa pagkagahaman, no? And dito po makikita natin, ang Diyos mismo nag-provides ng wisdom
sa kanyang mga salita para maunawaan natin na napakahalaga na po na makita natin yung prinsipyo tungkol sa pag-handle ng pera. Ano po ang sabi ng Proverbs? Tingnan po ninyo. Proverbs 13 verse 11. Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Ano pong prinsipyo pinakikita dyan? Pagwawaldas ba agad? Pag-ubos ba agad? Minsan nakakala natin okay na tayo dahil sapat-sapat naman ang biyaya, ubos-ubos ang biyaya. Pero matalino yung nag-iisip eh. Ano po ang sabi? Tingnan po ninyo. Proverbs 21:5. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Sino po yung nagugutom? Sino yung naghihirap? Yung hindi pinagpaplanuhan kung ano ang kinabukasan. Take note, hindi masamang mag-ipon. Pero kung mag-iipon ka para wawaldasin mo rin, ay hindi po ganun ang prinsipyo eh. Hindi po ganun ang prinsipyo. Ang pinaghahandaan po natin ay yung mga panahon na ito'y kakailanganin mo rin. Pero kung mag-iipon ka para hindi ka na magtrabaho ngayon at ang aasahan mo na lang ay yung future, meron tayong malaking problema doon. No, wealth gained hastily will dwindle. Yung mga easy money, ang dali nun din mauubos niyan. Kaya nga yung iba na pinagpapala ng husto sa panahon ng kasaganaan, just like the Egyptians, dapat matutunan ang mag-ipon dahil tiyak din na darating ang ano, ang problema ng kahirapan. Kaya magaling si Solomon eh, magaling si Haring Solomon sa pagbibigay ng kawikaang yan eh. Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Kaya magkano ang dapat ipunin? Hindi po ako ang magsasabi sa inyo niyan. Magkano ang dapat itabi? Hindi po ako ang magsasabi sa inyo niyan. Kayo po ang higit na nakauunawa niyan kung ano ang sa tingin ninyo ay magiging kagaangan sa inyo. But hinahamon tayo na kahit na little by little. Minsan nga ito, lagi ko itong nababanggit do sa mga may bisyo eh. Yung mga ito sigarilyo na lang. Magkano isang kahang sigarilyo dito sa Winnipeg? Aba, dito po sa Winnipeg $14 yata to $20 a pack of cigarette. Sipin po ninyo, kung nakakaubos ka ng isang kahan sa isang araw, times mo po yun, i-multiply mo sa 30 days. 20 times 30, 600 ba yun? No? Eh kung 10, 300. Di po ba? Yung 10 na 20 ay 200. Tama, 600 yun. Ano? Hindi lang. Ang hina ko sa mathematics. 20 times 10. Eh di 200, tama po ba? Eh multiply mo na 30 days. Tama, 600. Can you imagine that? $600 sa bisyong sinunog mo? Eh kung iniipon mo. Tapos sasabihin ng mga naninigarilyo, ikaw ba naninigarilyo? Hindi. May naiipon ka ba? Wala din. Mas maigi pa manigarilyo. Yan ang mga katwiran ng mga pulpul eh, di po ba? Yung mga utak ay nasunog na kasi sigarilyo eh. Pero ito po mga kapatid ay katotohanan, if we can only save something, little by little, ang sabi po, it will increase. It will increase. The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. Yung ubos-ubos biyaya, ano po mangyayari? Ubos talaga ang biyaya. Tandaan, when greed or unhealthy desires motivate our financial decision, loss and poverty are the result. Kapag yung pagkagahaman, yung unhealthy desires ang naging motivation sa financial decision, uuwi talaga sa kahirapan. Uuwi sa wala. Alam niyo po yung mga na-scam? Alam niyo mga kapatid, wala pong taong mai-scam kung hindi naghangad. Uulitin ko, wala pong mai-scam kung hindi naghangad. Yan po ang alok ng mga scammer. Malaking tubo, malaking pakinabang, eto naman ikaw, meron ka nang naiipon,
Pangangakuan ka, madodoble o kaya'y matitriple in 10 years or ganito, itataya mo, kundi ka ba naman gahaman, ma-scam ka ba? Pinag-ipunan mong katagal-tagal, pinag-ipunan mo para sa future, tapos ilalagay mo sa ganon dahil ikaw ay nagahaman. Tandaan po ninyo, walang nabudol-budol na siya ay na-hypnotize. Hindi po yan totoo. Yan po ay ginagamit na lang ng mga nabudol-budol para ikatwiran yung kanilang katangahan. Sorry ho. Sorry. Pero hindi po katangahan yon kung hindi pagkagahaman. Yun po yun. Lahat po ng nabubudol-budol. Alam niyo po, mga diskarte ng mga mambubudol, papakitaan ka ng isang bungkus na pera. No? Oh, eto ika eh. Pwede ba hawakan mo muna tong sambungkus na pera na to? Pera muna ng bisikleta mo at ako'y may pupunta. Nangyari po sa kaibigan ko eh. Kaya hindi ko makakalimutan eh. Yung kaibigan ko may bike na racer. Lagi po niya pinagmamalaki sa amin yun. Kami wala namang bisikleta nung araw. Itong kaibigan ko to meron siya. Isang araw merong lumapit na lalaki. Isang bungkus na pera ang dala. Nakalagay sa maliit na paper bag. At ang sabi, Totoy! Ako'y naghihintay ng ano eh, pagbukas ng lumber. Sarado pa eh. Pwede ba na bantayan mo muna tong lumber at meron lang akong kukunin saglit sa bahay namin. Eh, eto yung pera, hawakan mo muna ha? Ewan ko naman. Biglang-bigla pinaniwalaan mo yun dahil nakita mo isang bungkus na pera. Tapos sinabi nung lalaki, pwede bang mahirap saglit yung bike mo para lang mabilis akong makabalik? Ay, binigay si bisikleta. Dumali na po yung bisikleta ng uwi. Maba, nainip na yung kaibigan ko. Binuksan ngayon yung isang bungkus na pera. Alam niyo po laman, isang bungkus na dyaryo. Isang bungkus na dyaryo. Samantalang kitang-kita niya, mga kapatid, na pera yung nasa ibabaw. 100 pesos, tapos isang bungkus. Kita niyo po, andun yung greed, andun yung pag-desire. At kapag yun ang dahilan kung bakit ka nagsisave, mawawala din yan. When greed or unhealthy desires motivate our financial decision, anong resulta niyan? Loss and poverty. Alam niyo po mga kapatid, sabi ng Proverbs 21:20, iyan po ay kung ikaw ay hindi nag-iipon. Pero kung ikaw ay mag-iipon, sabi po naman diyan, precious treasures and oil are in the wise man's dwelling, but a foolish man devours it. The opposite is true when we manage wealth wisely and diligently. Kung hindi ka marunong mag-ipon, mawawala po ang lahat, ubos-ubos biyaya. Yung opposite, kapag natutunan mo mag-ipon, ano ang sabi? Sabi ng kawikaan, precious treasure and oil are in a wise man's dwelling. Yung kayamanan, yung oil, ay nasa bahay ng matalino. Pero sa mangmang, ang katwiran, ubos-ubos biyaya. Amen? So, the primary reasons for the lack of saving today is consumption without restraint, which the Bible calls foolish. Palakpakan yung maraming ipon yan. Palakpakan yung maraming saving sa banko. Tama ako. Kaya sabi ko sa inyo, tama ako eh. Sabi nga ni Pastor Will, tama ako eh. Sabi ng Bible, tama ako eh. Tama lang mag-ipon. Kaya ako, tipid ako ng tipid. Ipon ako ng ipon. No? Yun ang sabi ng Bible. Sabi pa nga ng Bible, no? To be wise, you must be a saver. Yes! Tama ako. Kaya ako, ipon ako ng ipon eh. Tama pala yung ginagawa ko. Meron po sinasabi sa Proverbs 13:7. One pretends to be rich, yet has nothing. Another pretends to be poor, yes, has great wealth. O, tama ako! Kaya ako, hindi ako pumuporma eh. Okay lang sa akin, low profile ako, pero may pera ako sa bangko. Eh yung iba, puro forma, puro pagpapapogi, puro naman pala utang. Ayan, kasi totoo yun eh. Sabi naman ng Bible yun eh. Kaya kung ikay marami kang ipon ngayon, siguro tontuwa ka na kasi umaayon sa'yo ang prinsipyo.
na it is not bad to save. We need to be a saver. But we will go to the other extreme. Kala nyo tapos na ang labanan? Kala nyo sinagot na yung tanong na it is okay? No? So ang sagot po natin, it is okay to save money. It is not bad. But the dangers of wealth and saving too much. Ito ang susunod nating tatalakayin. Yes, we are encouraged to save. It is not bad to save. Biblical principle dictates that we need to save. But there will always be a danger of saving too much. We must do it. No, if we are going to save, we need to do it in the proper perspective. Kasi po, hindi lang tayo magsisave for the sake of saving and for the purpose of having money. Anong prinsipyong dapat nating matutunan dito? Puntahan natin ang Biblia. Unang Timoteo 6:17-19. Ano po ang sabi diyan? Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so certain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Nako mga kapatid, kailangan pa bang i-explain yan? Meron pong danger ang pag-iipon ng sobra, sabi ni Pablo kay Timoteo, may tendency na ang maraming kayamanan maging arrogant. Verse 17, maging mayabang dahil marami siya. Ano po? At hindi lang po yon, yung matinding epekto nito, ilalagay na nila ang kanilang pagtitiwala hindi sa Diyos kundi sa kanilang kayamanan. Kaya alam ni Pablo na pwedeng mangyari ito. Kaya po ang paalala niya kay Timoteo at sa mga kapatiran, utusan ni Timoteo ang mga mayayaman sa pangkasalukuyang kalagayan na huwag maging mayabang. Huwag kayong maging taga-control. Huwag kayong taga-dikta. Huwag kayong magmando sa buhay ng iba kasi mayaman kayo. At huwag niyong ipagyabang na ang kayamanan ninyo ang magiging dahilan ng inyong pag-asa. Kung hindi, ibigay ninyo ang inyong pag-asa sa Diyos. At ang sabi rito, turuan, utusan ang mga mayayaman na gumawa ng ano, ng mabuting bagay. Maging mapagbigay sa mga nangangailangan. Maging willing na mag-share ng blessings nila sa ganitong kaparaan. And take note, oh, sino ba itong mga yumaman na ito? Ito yung mga nag-ipon. Sila yung mga naging mabuting katiwala ng kayamanan. Kaya sila yumaman. Pero hindi mo gagawin ang pag-iipon para yumaman upang yumabang, upang kumontrol ng buhay ng iba, upang mangalipin ang mahihirap, kundi ang layunin ng kayamanan ay ano? Para maging tulong sa iba. Sa ganung kaparaanan, verse 19, napakaganda nito eh. Nakapag-ipon ka nga ng kayamanan sa lupa, gamitin mo ang kayamanan ito sa lupa para makapag-ipon naman ng kayamanan sa langit. Take note of that, mga kapatid. Verse 19, yung riches, yung wealth na naipon mo, kung gagamitin mo sa pagdamay at pagtulong sa iba, magiging ipon mo naman sa langit. In this way, ang sabi dyan, verse 19, they will lay up. Lay up. Basketball term tayo ngayon. Paano ba mag-lay up? Lay up. Papunta sa goal, di po ba?
lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. So that, ano, they may take hold of the life that is truly life. Ano ibig sabihin? Para mahawakan nila yung buhay, yung tunay na buhay. Kasi po yung buhay dito, kahit gaano kakayaman, kahit gaanong karaming kwarta na ipon mo, hindi yan ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay, si Jesus ang daan, katotohanan, at ang buhay. Ang buhay na binabanggit ay yung buhay kasama ang Panginoon. We are laying up treasure in that life to come by laying up the foundation here on earth. How? By sharing the wealth that we have. Amen? Po? Kaya, ganyan din ang sabi ng Matthew 6:19 eh. Anong ilalay up? Sabi, do not lay up for yourselves treasure on earth. No? Misa, yan po yung ating iniipon eh. No? Kung saan daw, merong moth, rust, destroy, where thieves break in then steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Paano natin gagawin yan? Pinagbabawalan ba tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa? Hindi. Hindi. Kasi kung ganun, kinokontra niyan yung 1 Timothy 6. Hindi naman. Ngayon, kung yayaman ka at marami kang kuwarta, nakapag-ipon ka, eh makakapag-lay off ka ng treasure in heaven by, ano, sharing your riches. Tandaan po ninyo mga kapatid, wealth and riches can become a hindrance to us. Wealth and riches can become a hindrance to us. How? When wealth increases beyond basic needs and what's necessary to provide for our future reasonably, we can begin to depend on it more than we depend on God. That is the danger. Kapag yumayaman na, dumadami na ang naiipon, dumadami ang nasa-save para sa kinabukasan, unti-unti dumidepende tayo sa ating inipon kesa sa pagdepende natin sa Diyos. Huwag nating kalimutan, a true and joy-filled life will never happen from storing up wealth or having a wasteful life. Those are the two extremes. Kung naghahanap ka ng kaligayahan sa buhay na ito, hindi mo to matatagpuan sa sobrang daming inipon o sa pagwawaldas ng mga bagay na material. It happens when we manage money well, allowing us to enjoy what God has given us while generously sharing the surplus with others. Ito po ang lagi kong sinasabi, pag may sobra, hindi yan sa iyo. Pag may lumabis, hindi yan sa iyo. Ngayon, alam din naman ng Diyos, kung para wag lumabis ay uubusin mo at wawaldasin mo, kasalanan pa rin yun sa Diyos. Ikaw lang naman at ang Diyos, ang pagdating ng araw ay magsusulit sa mga bagay na ginagawa. Tayo naman sa harapan ng Diyos ang magsusulit. Ang tunay na ligaya ng buhay na ito, hindi matatagpuan sa dami ng perang naipon mo o sa dami ng kaligayahang ginasta mo ang iyong salapi sa pamamagitan ng wasteful lifestyle. Mangyayari lang ito kung mamamanage natin ang ating salapi ng tama, allowing us to enjoy what God has given us while generously sharing the surplus with others. Amen? So, bilang konklusyon mga kapatid, the biblical story of Joseph, baka sabihin niyo out of context naman yung talata eh. Hindi po. Po, ulitin ko. Alam niyo po ba yung konteksto kung bakit ang Egypt ay pinag-ipon ng Diyos? Hindi niyo po ba alam kung kanino galing yung konsepto at karunungan na yun? Galing din yun sa Diyos. Ibinigay po yun kay Jose. So, the biblical story of Joseph and the famine in Egypt is a great example of what we call the cause and effect of the principle of saving. And the additional scripture provides us
yung Proverbs, yung 1 Timothy, nag-provide ng wisdom and guidance sa atin on how we can save. Those verses reveal God's intent for saving and how He wants us to use that savings sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang prinsipyong ito. God blesses us and provides us more than we need. Amen? During the times of abundance, kapag may labis, kapag may sobra, huwag mong kalimutan, merong dahilan yan kung bakit yan ginawa ng Diyos. Kung tayo'y magiging tapat, magiging matalino, at isesave natin ang portion na yon, we will have what we need in the future. Sa panahon ng matinding famine, meron tayong mabubunot. Meron tayong madudukot. But, take note, this is another but. Not only we will have what we need, but we will also have enough to share with those in need. Alam niyo mga kapatid, kita naman natin sa bansang Israel yan, nadamay sila sa karunungan ng Diyos na ibinigay kay Joseph. Alam naman natin the purpose of God, why He blessed Egypt. Egypt, by the way, alam natin yun, kaaway ng Israel yun, yun yung bansa na aalipin sa kanila sa mahabang panahon. Pero bakit pinagpala ng Diyos ang Ehipto? Bakit? Dahil para sa kaligtasan din ng kanyang bayan, ng kanyang mga anak na walang kaisipan na paghandaan ng kinabukasan, na lagi lang nakatingin sa pangkasalukuyan na ubos-ubos biyaya lang. Tinuruan sila ng Diyos na this is the proper way to handle the resources that you have right now. Saving is rarely thought of it in this way. Our culture teaches us to believe that saving is for our own benefit only. Yan po ang turo eh, na mag-iipon tayo para sa sarili rin nating kapakinabangan, para may mabubunot tayo para sa panahon na ating kailangan. Kaya tayo nagsisave para din sa ating mga pakinabang. Hindi eh. Kasi yun po yung nakikita ko, we save for our retirement, para pag-retire na tayo, enjoy-enjoy na lang, no? Leisure-leisure na lang, vaka-vakasyon na lang. No mention is made that saving isn't only for taking care of you and your needs. But take note, as the Bible teaches, that savings is also for taking care of others. Saving is also for taking care of others. That is the main principle of that. Kaya yun ang binigay ng Diyos kay Joseph. God, main reason for what He did in Egypt was to save lives, not the least being the family of Jacob. His purpose is still the same today, saving lives. So through our faithful obedience to this principle of saving, you and I will have the ability to join God in this amazing work of saving lives. Amen? Sana po nasagot yung tanong ng kapatid na ito. Hindi po masamang mag-ipon. Hindi masamang maglaan ng sobra sa bagay na meron ka ngayon para i-save. Hindi masama ang mag-ipon. Kaya lang, there are two extremes that we need to avoid. Yung huwag mag-ipon dahil sa paniniwalang ito'y kawalan ng pananampalataya, o yung mag-ipon para lang sa sariling kapakanan. That is not the Bible principle. The biblical principle is we save to save lives. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon, sana po ay naging hamon sa inyo at nasagot kahit papaano yung katanungan ng ating kapatid na nagtatanong kung okay lang bang mag-ipon.
Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos na makapangyarihan, salamat po sa iyo, sa iyong pagtuturo sa amin. Nawa, sa maikling oras ng aming pagbubulay-bulay, naturuan ng bawat isa sa amin kung paano gagamitin ang resources na iyong ipinagkatiwala sa aming mga buhay. We are saving right now, Lord, not for our own needs and desires. That will be very, very selfish. We save because we want to join you in saving others' lives. Purihin ka, Panginoon, dapuan nawa ng iyong pagpapala ang mga kapatid namin na nasa balik ng karamdaman. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo po ang kanilang mga pinagdadaanan, hipuin mo sila. We are praying, Lord, for the provision sa buhay ng aking mga kapatid sa kanilang mga pangangailangan. Hayaan mo po na maranasan nila ang kasaganaan at turuan mo sila na mag-ipon sa panahon ng kasaganaan upang sa panahon ng kakulangan ay meron silang mabubunot hindi lang para sa kanila kundi para din naman sa iba. Sa iyo po, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.